Okay, sa pagpapalaro mga katiknik, at meron naman tayong isang vacuum cleaner dito na Philips 1300 watts maximum. Kasi kung mapapansin niyo mga katiknik, meron siyang speed control. Yan. Kung may speed control siya at ang kanyang motor is AC motor, ibig sabihin meron siyang electronic circuit na TRIAC. Yung TRIAC kasi, yun yung pinaka active component na nagko-control dun sa voltaheng pumapasok dun sa ating motor. So, kaya pwede nating babaan, pwede nating taasan. So, ganun yung function ng TRIAC. So, malamang, kung nabasa, pwedeng nasira yung kanyang TRIAC or di kaya fuse lang. So, titingnan natin. Buksan natin. Isaksak muna natin, mga katiknik. Ayan. So, wala pong apekto mga katiknik. Hindi na nga siya gumagana. So, buksan natin. Nakamaganda. Pansin niyo mga katiknik, ito yung line ng kuryente. Sabihin natin ito yung line. Kung makikita niyo ito yung motor. Kung makikita po niyo po yung line, punta dun sa terminal, direct na dun sa ating motor. So dito po sila. Tapos yung neutral, dumaan ng switch. Ayan. Tapos, dumaan na rito sa ating TRIAC. Ano ba yung bagay ng TRIAC natin? Yung code niya is BTA216. 800B. Yan, makikita niyo po BTA216300. So ang principle po ng TRIAC ay para siyang switch din. Yun nga lang kontrolado siya dito sa ating variable resistor. So yung voltahe or yung current na tumatakbo sa kanya para paikutin yung motor ay nagbabago depende dun sa ating signal na pumapasok sa kanyang gate. So kaya nga yung speed ng motor makikita niya po humihina, parang yung mga dimmer din. So tingnan natin yung konsukatan natin, mag voltage measurement muna tayo kung tama yung ating teorya. So voltage po tayo, kita ba yung ating multimeter dyan? Yan, saksak po natin mga katulik. Yan, so makikita niya po hindi po siya maandar. So, magsimula tayo sa line. Kung meron tayo mga susukatan sa line. So, okay po yung ating line. Punta sa ating switch. Yan po. Punta sa ating TRIAC. Ito yung kanyang terminal. Pero pagdating dito, wala na po. Ayan. So, confirm po. Problema po talaga itong ating TRIAC. Since yung TRIAC nag-a-act siya as a switch, try na lang natin irekta yung terminal ng motor dito sa neutral. So kung idadiagram natin mga katiknik, ganito nangyari. So base dito sa board, ito sa board natin, line tsaka neutral. So consider ito yung ating line, ito yung ating neutral. So sa line, punta na dun sa motor, direct yung isang terminal niya. Tapos dun isang terminal, dumaan siya sa TRIAC. Ano ba yung TRIAC? Parang dalawang triangle yun. Ayan. Sa kabila. Ayan. Tapos ito yung terminal 1, terminal 2, tapos connected siya sa neutral. So ito yung ating neutral. Ngayon, hindi pa magkakandak yan ng kuryente para paikutin ng motor. Magdedepende pa rin sa ating
variable resistor, so ito yung ating variable resistor. Yan. Ito, ganyan siya. Pupunta ng gate. So ito yung variable resistor natin. So yung signal na pupunta rito, kung halimbawa nakalagay sa minimum, kasi ito nagbabago eh. Nagbabago from smaller to highest. So dito na siya magkakaroon ng conduction ng kuryente para paikutin yung motor. So nakita nyo naman kanina, nagsukat tayo ng voltahe mula line papunta rito sa terminal ng motor, wala na. Sa terminal 1 wala. Pero sa terminal 2 mayroon po siya. So ang gagawin na lang natin, since sira tong ating TRIAC or yung ating mga signaling, hindi ko alam kung alin dyan yung sira kasi mahirap i-test yung ating TRIAC sa pamamagitan lamang ng multimeter. So ang gagawin na lang natin, ililipat ko tong isang terminal, since nakita niyo po itong linya ng motor na to direct na sa line. So itong terminal na lang to ang ililipat ko dito sa neutral. So ililipat ko na siya dito ngayon. So ganun ang nangyayari. Try natin. Tapos putulin na lang din natin itong switch na to. So yan po mga teknik. Ngayon tingnan natin kung under siya. Kung under siya, full throttle po siya mga teknik. Mga teknik. Or sa switch na lang ako, sa switch. Tayo ko na yung switch. So, testing natin mga teknik. Sinaksak ko na siya sa kwan. Dito sa saksakan. Then, isi-switch ko lang po siya. No, no, baby, I'm sorry. Now, it's okay. Testing mga teknik. Natin dito sa kanyang nozzle. So yun lang mga teknik at maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay at pagsuporta. More power po sa inyong lahat and God bless.
Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Every single day.